Kumusta mga kaibigan? Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, maiging mag-subscribe na kayo dahil marami akong kwentong katatakutan na ihahandog para sa inyo. So ipapaalala ko lang na ang kwentong ito ay hindi sa akin. Nanggaling ito sa librong True Philippine Ghost Stories. Kaya kung tinatamad kang magbasa, ay ako na ang magbabasa ng kwento para sa iyo. Ang ating kwentong itatampok ngayon ay pinamagatang Unwanted Cannibalism. Totoong nangyari ito. Ang tiyuhin ng mama ko ang naka-experience nito. Sa Bicol ito nangyari, sa bukid ni na mama. Tawagin nating Tiyu Bert ang tiyuhin ng mama ko. Kinabi siya ng uwi galing sa bayan dahil nagbenta siya ng inaning gulay. 9 PM na, kaya naisip niyang dumaan sa shortcut dahil halos 2 oras ang gugulin niya kung sa main road siya daraan. Kung sa shortcut kasi siya daraan, nasa 45 minutes lang nasa bahay na siya. Naglalakad na siya nang biglang mauhaw. Saktong may madaraanan siyang kubo. Ayon sa mga usap-usapan, aswang daw ang may-ari ng kubo. Kaya walang kaklose sa lugar nila. Uhaw na si Tito Bert, kaya wala na siyang pakialam sa mga kwento tungkol sa may-ari ng bahay. Kumatok siya sa pinto ng kubo at pinagbuksan naman siya ng isang matandang babae. Hindi raw nalalayo ang itsura ng matandang babae kay Lilia Kuntapay. Nang hingi ng maiinom si Tito Bert at pinainom naman siya nito. Mabait naman daw ang matanda. Inalok pa siya nitong kumain muna. Noong una tumanggi si Tito Bert, kaso mapilit ang matanda at wala na siyang magawa kasi hinainan na siya nito. Natakam siya nang ihain ang adobo. Ang bango-bango raw ng amoy, kaya agad niyang kinain yun. Kakaiba raw ang lasa pero masarap naman. Mas masarap pa nga yun sa manok at baboy. Hindi raw niya mawari kung anong klaseng karne yun. Pero wala nang pakialam si Tito Bert kasi sobrang sarap ng pagkain. Noon lang siya nakatikim ng ganoong klaseng karne. Kaya nakadalawang serving pa siya. Nasa kalagitna na siya ng ikalawang serving ng pagkain nang tawagin siya ng kalikasan. Tumayo si Tito Bert at nagpunta sa likod bahay para umihi. Habang umiihi, nakaamoy siya ng masangsang na tila nagmumula sa isang lalagyan. Na-curious si Tito, kaya binuksan niya yun. Laking gulat niya nang makita niya ang pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao na may sariwang dugo pa. Nang ma-realize niya ang mga pangyayari, parang gusto niyang maduwal pero bago siya masuka, naramdaman niya ang matanda ang nasa likuran na niya. Masarap ba? Tanong ng matanda, saka ngumiti ng nakakatakot. Tumakbo ng tumakbo si Tio Bert pa uwi sa kanila, kahit sobrang dilim at nakakatakot. Wala pang kuryente sa lugar nila dati. At magkakalayo pa ang mga bahay, kaya nakakatakot talaga. Mula noon, ayaw nang magpagabi ni Tito Bert tuwing pupunta siya ng bayan at nagbabaon na rin siya ng tubig. P.S. Noong binalikan ng mga tao ang bahay ng matandang babae, kinaumagahan, wala na ang matanda. Maaring nakaramdam na nakaambang panganib sa buhay niya, kaya tumakas. So kung nagustuhan niyo po ang kwentong iyon, maigi na pong mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel dahil marami pa pong horror stories ang maririnig niyo dito. Maraming salamat po.